yun oh, violet, ano yung kaya ito? Organelle, wait na. Wow! Haha, joke lang. Oh, ito naman, magkatabi na, last time. Last time, magkatali ko lang kayo na ni Marites mo na, ano, maglip. Ngayon, magkatabi na talaga kayo. Magtabi na talaga kayo, grabe. So, kumusta na nga pala yung mga kabista? So, ngayon, pupunta tayo sa Brea Homes, Calamba. Pupunta yun na, dito naman ako. Joke lang. So, papakita ko sa inyo kung saan tayo dadaan. Pag galing tayo sa, for example, sa crossing or sa ibang lugar. So, tuturo ko sa inyo kung saan tayo pupunta. Pero kung nasa Calamba na kayo, pihado, alam nyo kung saan yung Brea Homes, Calamba. Okay. So, huwag na natin patagalin at gumala na tayo. Tara! Bali, turo ko muna pala sa inyo yun. Daan, nakakuan ko na yung bag ko. Sakay tayo sa car ko. Wow! Let's go! So normally mga kabista, kung hindi ganito taga-Calamba, is magagaling tayo dito sa may crossing. So ito na yung sa one way papunta ng Calamba. So isang suggestion ko sa inyo, kung gusto nyo pumunta sa Brea, is kailangan nyo munang hanapin ang Bahing Rizal or yung Banga at yung St. John the Baptist Church. Kasi doon sa point na yun, makikita nyo na agad kung saan tayo dili ko papuntang Bañadero. So yung Brea Calamba kasi is bali located nga pala siya sa Bañadero or Barangay Bañadero. So yun, punta muna tayo sa Bahay Rizal. After natin na dumaan dito sa highway papuntang simbahan, so kung medyo nalilito pa kayo kung saan yung papuntang simbahan, makikita nyo agad yung simbahan dyan sa gilid, sa left side. So liligo tayo dyan, doon tayo sa pinaka harap ng simbahan, kasi doon na rin natin makikita yung Bahay ni Rizal. Dyan sa left side may kita natin yung Bahay ni Rizal. So ito kung huwag kayong ganyan mo yung sa left side na yun. Ayan, kakalan tayo. So nandito na tayo sa pinakaunahan ng simbahan. So tanaw na din natin dito is yung pinakabanga ng Calamba. And yan na din yung tinatawag nilang plaza. So dito, dire-diretso pa tayo. So after natin
makapunta sa bahay ni Rizal at sa unahan ng simbahan. So dire-diretso lang tayo. Hindi tayo pwede lumiko dun sa kaliwa at dumaan kasi one way doon. So dito tayo dapat talaga dadaan. Dali para tayo dito mag-u-turn. Makalampas ng Liceo o yung school. Elementary school dito sa Calamba. Bali, ikot na tayo dito. Kakaliwa tayo. Pasok na tayo ng Bañadero. Okay. Ang natin namin ko is kakanan naman tayo. Yan. So dyan, yun ang pinakapapasok ng Bañadero. Tapos may kita niya na yung nakalagay na Bria Calamba. Bria Homes Calamba. Ayan, dire-diretso lang tayo. Tapos may kita na natin yung palikuman na yan. Papasok sa Bria. So, dire-diretso lang tayo dito. Mapapansin niyo dito yung paakyat papa sa bridge. Wow, cool bridge dito. So itong bridge na to, ilang beses na rin to nagawa kasi ilang beses na rin to na sira dahil na nababagyo. Wow, mas tinaasan na nila to tsaka sinimento na talaga. So dati kasi alam ko parang gawa lang to sa kahoy eh. What? So wow, tignan yung scenery yung ganda. So yeah, yung river na yan is Onion Dam. May pataan dyan hanggang ano na yan eh, hanggang sa bay, sa Laguna de Bay. Hindi ko alam yung pagpunta sa Manila eh, kung hanggang sa inyo, baka hanggang yun yung pagpuntang Pasig River. So yan, dire-diretso lang tayo sa napakasikip yung daan na to. Pag nagkasalubong dalawang SUV, pag-alingan na lang mag-drive. Yun, dire-diretso na. Wow, ganda ng bukid dito. Hindi ko lang kung kita nyo, pero nakikita nyo dun is yung lianas. Ganda kumitaan dun eh, dire-diretso na. Nandun ka na agad sa lianas. So, ito na yung mga signage ng Bria. So ito, meron silang ginagawa ngayon eh, Astra Vertical Villages. Astra, or parang siyang AstraZeneca. So yan, hindi ko na tayo dito. So kung mapansin nyo, dun sa atin sa Google Map, meron pa yung Bria na ano eh, na parang pinaka signage. Pero dito wala na eh. Kasi siguro gawa nga nito itong gagawing vertical villages. Maganda pa talaga yan. Oh. Para masabi lang na pataas yung ano, mga bahay. So yan, dyan din gagawin. So nga, nag-umpisa pa lang sila sa matagal pa ito. Bago magawa. So most likely mga ano yun siguro. Mga konti. Ngayon, dire-diretso lang tayo dito hanggang dun sa naka-guardhouse ng Bria. So yun, dire-diretso lang tayo. Dire-diretso lang tayo dito sa naka-guardhouse. Then, gamitin na rin natin itong map ng Bria. Official nilang map to. So, bali, nandun pa lang tayo sa pinakaunahan. Tapos sa amenities naman nila, so okay naman. Playground tsaka basketball court. Yun lang, wala daw atang swimming pool compare sa iba. So medyo gusto mo mag-swimming, magbatsaka na lang. So yun, nandito tayo ngayon sa pinaka main road niya. Siguro dito na lang muna tayo magkala sa main road para makita natin.
natin yung mga kabahayan nila dito. So, yung mapansin nyo, maganda yung daan nila dito, ha. Malawak yung space. Kahit may mga naka-park ng mga sasakyan, hindi gano'ng masikip dumaan. Medyo marami pang ginagawa. Wow, ganda ba na to? Extended na. Pati taas. So ito may mga ginagawa pa. Bahay-bahay dito sa gilid-gilid. Parang medyo nakakalungkot nga lang kung doon ka nakatira sa pinakagilid, no? O konti lang kayo. Pero syempre, depende rin kasi yung iba gusto rin na parang halos sila na lang yung bahay sa isang village. Kumbaga yung sa isang street. Pero nga dito, yung iba parang masyadong tabi-tabi. Kaya pwede dumaan yung mga marites. So yun, kumpisa na rin sila na pa-extend. So dito nga pala, dito sa main road, itong mga nasa bahay na sa gilid, yan yung mga phase 1, sa phase 1 daw ang tawag dito, phase 1 yung sa gilid. So yung size nila, hindi sila standard size ng mga makikita nyong binebenta na naalok ng Bria. Kasi yung size nung lot area niya, iba. Wow, dami na rin extend yung bahay dito. So mamaya, papakita ko sa inyo yung bakit malaki yung lotinin dito sa phase 1. Kasi yan yung mga bahay natin dito sa phase 1. Tuloy pa rin yung mga construction dito, mga papa-extend ng bahay. So yun, wow. Baka sa second floor na siya agad. Yun o. So normally dito sa napansin ko sa Bria is yung maraming papa-extend, papaganda ng gate, ng extension. Kasi nga, yung parang pinakabahay niya kasi is hindi pa ganun complete. Titingnan nyo. Kaya marami kang pwedeng ipagawa. Kasi yung iba kasi napapansin ko yung mga medyo magaganda ng mga village. Halos kompleto na yung mga bahay nila eh, na may mga gate na, tapos masyado na malaki yung kumbaga yung mga rooms, yung mga extension na gagawin. Kaya hindi na masyado required. Pero dito, pansin nyo, talagang naglalaanan ng budget para mapa-extend yung bahay. Yan, maganda. So yun na, yung bahay na ito. Kanino kaya ito? Wow! Oh, ganda yun. Pit na yung design. Haha, joke lang. So dyan yung bahay namin. Okay. Madiretso lang tayo. Malapit na tayo dito sa dulo. So itong papansin nyo, dati bukas yan, na gate na yan. Yan isang yung pinakadulo. So, napaka lightsaber na yan, bukas yan. Kasi pag dyan kayo lumabas, ang lalabasan nyo na is yung sa look. Which is ang dami ng mapupuntahan. Kunwari, papunta kayong Baywalk, Paplaya, or punta kayo ng Mahogany. So yun lang yung daan dun eh. Ano ba? Nasara, sayang. Sana mabuksan yun para maraming entrance saka exit. Kasi sa ngayon nakikita ko isa pa lang talaga yun, lagi sa pinaka-umuntan yun. So
ito, nasa dulo tayo. So, kung mapapansin nyo, medyo parang halo-halo din yung mga bahay, no? Kasi kanina nakita natin yung mga ibang model. So, ito kasing model na to, kung nakikita natin kulay peach, is yan yung tinatawag nila na Bettina. Okay. So, ito na yung sa dulo din yung isa pa na guard house. So, wow. Mapansin nyo, yun, no? Yung mga bahay doon sa malayo. Sa official nilang mapa dati is hindi pa kasama talaga yun. Yun naman yung tinatawag nilang phase 4. So, dito, binili na rin nila. Hindi na nila na update kaagad yung pinaka-map. Pero yun, no? Ang dami na. Tapos na rin halos lahat. So, gusto ko sana pumunta doon sa phase 4. Kaya lang, hindi pa maganda yung daan. Puro lupa lang yung dadaanan natin doon. Hindi kakayanin ng ating kotse, yung ating e-bike. Then, itong mga bahay na sa left side, yun naman yung tinatawag nilang phase 2. Parang pinakagitna, yung pinaka nasa gitna ng mapa natin, yun yung phase 2. So ito, yung phase 4, wow, lupit. Parang kailan lang. Parang nung almost a year lang, wala pa yan eh. So, talagang binili na nila. Tingin ko talaga kailangan nilang bilhin yan kasi mawala siya ng right of way kung may iba pang bibili. Kaya siguro binili na rin ng Bria talaga. Yan, dito naman sa right side, kung mapapansin nyo yung mga bahay dito. Medyo maliliit. So, yun naman yung tinatawag nila na phase 3. So, alam ko dito yung mga medyo, yun nga, yung mga medyo maliliit yung mga first floor lang yung bahay. Pero napaka-affordable naman. So, yan, dyan sila nakatayo. Try natin punta. Kasi alam ko maganda na yung daan dito eh. Yun, sabantado na lang. Parado, napakalaman talaga yung bahay dito. Akala ko kasi nung una nung nakakuha kami dito is yun lang sa phase 1 and phase 2 lang yung pinaka bahay dito. Kung titignan nyo, grabe yung dami. Parang hindi ko alam kung ina ng bahay dito. Kapag ba ito ng 500 or 1,000? Dami talaga, grabe. So yun, yung dito may mga nakatira na din pala dito sa phase 3. Dati wala pa eh, nung siguro last month lang nagpunta kami. Halos wala akong makikita ng tao dito. Oh, marami na rin, halos nakatira. So yun na, mapansin nyo yung mga bahay doon. Hindi na siya part ng Bria. So ang tingin ko yung mga bahay doon is yun yung mga mahogany sa loob. Kaya meron siya na harang dito, nakaharang. So hindi na siya part ng Bria.
dito na tayo sa dulo ng pastry. So yun, napakadaming ano talaga dito. Harang. So dito may bakanting lote pa, ang haba. Ano kaya yung gagawin nila dito? Makatatayo pa nila ng bahay pa. Tapos yun, yung mga bahay doon sa kabilang pakod is yun yung sa mahogany. Or yung alam ko sa bamboo grove at tatawag nila. So to, check natin tong Eliana. So ito ay 54 square meter ang lot area niya at 24 naman yung sa floor area. So mura lang kung titingnan nyo. Almost nasa 3,000 lang ang monthly niya. Bale, ito na yung pinakaloob niya. So, papansin nyo, medyo masikip kasi 24 square meter siya. Pero may mga napapanood ako sa YouTube na napaganda talaga nila to na makikita mo na ang laki-laki or talagang minimalist yung design. Kaya talagang na-occupy nila ng ano, na maayos yung mga space na hindi nagmukhang masikip. So, dito yung sa pinaka-CR. Tapos, dito sa labas yung parang pinaka ano, bukasan. Okay, okay naman. Ganda. Ganda. Pwede na. Kung kunyari, example is nag-iisa ka pa lang naman na titira. So, swak na sa'yo yung ganyang kalaki. So, tara, tingin pa tayo sa iba. Nasa malayang yan. Parang maliit na tindahan ah. Oo, mukhang maliit na tindahan. Sarap siguro dyan ah. Pag yung ano dyan yung titinda ng Lomi. Tsaka or yung ano Pares. Oh grabe, sarap. Wow! Ay, joke lang. Ano siguro yung guardhouse. So yan ah, tatala yung alawak. Inami pa. Tapos kung titingnan nyo, hindi siya, yan na yung pinaka-size ng bahay. Kumbaga parang pagkapasok nyo, yan na yung pinaka-bahay. Yung lot area niya kasi is 54. So, ibig sabihin, yung simula doon sa bahay nyo, hanggang doon sa may parang poste na maliit. So, yun yung sa inyo din yun, yung part na yun. So, pwede kayo doon mag-extend ng fence o yung gate. Para magkakaroon kayo ng terrace. Pero yun lang, alam ko hindi siya pwedeng second floor. So ito, tingnan natin. Ang ganda nito, may nagpagawa na ng parang fence niya. O yung gate. Dito. No? Naka-tiles na, oh, sa shell. Yun lang, baka may tao. Bigla may bumulaga. Pero mukhang wala. Silipin natin. Wow! Ito ang tindi. Ang laki. Sigurado ano yan? Septic tank. Yan talaga yung literal na lagpas tao ang septic tank. 6 feet. So pero sa akin hindi lagpas tao yan. So mukhang magkabarkada yung may-ari nito. Oh, green tsaka blue. Tapos naka-tiles na nga. Ang ganda. Diba oh, malawak pa rin. Tapos nakaano pa yung pinto, oh wow. Siguro ano yung mahogany wood yun. Tapos yun yung pinakabubong. Then dito naman tayo sa isa. So ito naman yung Irene. So, very similar lang din siya ng size. So ito mas mura siya. Kasi 2-4 lang yung monthly niya. Ito na natin ito. Ah, mukhang kagagawa lang ito. Ang ganda-ganda pa, oh.
So yun. Oh. Parang naayos na yung pinaka-ceiling niya. Ito yung pinaka-breaker, yung switch bahay. So yun, very similar lang talaga din ang size yung sa Eliana kanina. Parang iba lang ng design. So dito, so ito yung CR. Iba lang siya ng design din. Nasa left side yung sa ano eh, Eliana. Tapos dito sa hugasan, medyo iba din ang itsura. Yun lang. Magkakatabi kayo ng kapitbahay niya. What? What the f***? So parang ano to eh. So if ever nakakalipat niya lang pati yung mga kapitbahay niya. Parang, oh ano, misis, basta, maglilinis na po ba kayo? Maghuhugas na rin kayo ng pinggan. So yun, tamang kwento, no? Kaya para siyang Marites ang style, no? Diyan, joke lang. So yun, maganda. Maganda pati itong Irene. Click na ulit tayo sa base at saka P2. So yun, ano yung bahay din sa corner na everything ang nagkakagawa. So ito yung isa din na daan, parang mini main road ang style. So dito puro mga Angeli na yun na dito. Angeli SF or single parabol. So tingin tayo ng sample na bahay. So yan, dito. Ko tayo dito. Ito mga tapos na rin to. Wala pa nga lang mga nakatira. Ah, pero may mga part pa rin pala na hindi pa tapos. Kaya yung mga kulay black na yun, yung pinaka-septic tank. Liit lang. So kaya yung kanina nakita natin, di ba, meron siyang 6-pit na pinagawa. So yung tiko customize yun. So ito yung ginagawa pa, hindi pa tapos. First floor pala. Ito, nakahanap na nga pala ako ng bukas. Nakasara kasi halos lahat. So yung pinto, similar lang din sa iba. Metal siya. Para siyang yerong ano, bakalan style. So, yung breaker, so syempre mas marami siya hanggang second floor kasi. And then, yun, maluwag dito. So, parang mas maluwag siya ng konti nga dun sa Eliana at Irene. Tapos yung hugasan, parang ganun din. Marites style sa labas. Yan. Parang, oh, kamusta kapitbahay? Nakapaghugas ka na ba? Tara, sabay na tayo. So dito, mapapansin nyo, pero pwede nyo pa rin naman, ano yan, lagay ng harang. Sa gitna. So ito yung CR. So similar lang din sa isa, dalawa kanina. Iba na sa loob yung switch niya. Kasi yung sa amin, alam ko nasa labas eh. Ewan ko ba sa loob. So yan, try natin makyat. Ito yung two-way switch. Para doon sa ilaw sa taas. Malaki din dito sa taas. So, similar siya lang siya ng size niya sa first floor. Ayun, oh. Marites mode na naman, oh. Yung ginagawa mo dyan.
Ayan. Tapos ito pa yung isa pala napansin ko. Tingnan nyo yung sa ceiling. Hindi siya pantay. Para siyang nakaslant. Pero okay naman din yun na ano. Pag pinagawa niya na sa contractor, sila na magpapantay niyan. O kung gusto niyo ganyan din yung style. Medyo ano lang, kakaiba lang yung design. So dito yung pinaka-overlooking niya. Para sa inyong mga kapitbahay. Which is mo, sabi, joke lang. So yun, wow, ganda. Kadaming bahay niya. So ito, ito yung tinatawag nila na plant box. So para siyang nung una natawa ko kasi para siyang terrace. Dito siya binubuksan eh para makapunta ka doon. Yan. Yan. So natawa ko ng tawa kasi sabi ko din sa broker ko. Parang ano ba ito? Ito na ba yung terrace? Ito napakasikip. So yun pala, hindi pala daw siya terrace. Siya yung plant box. So yun, lalagay ka lang ng mga alaman mo kung plantita ka man o hindi. So ito, itong Angeli Singer Firewall is kakalagay siya na 1.250 m. So in 30 years, 6,000. So kung medyo mapera ka sa 10 years, kunyari gawin mo 11,000 lang. So para sa akin, swak na din eh. 54 square meter, tapos 42 sa up and down. Kaya siya 42. Oo, okay na. So ito lang yung napansin ko nga lang din sa standard size. So ayan, very narrow nga lang itong sa space niya. So kunyari kung gusto nyo mag-garahe dyan ng sasakyan nyo, kotse. So hindi siya kasha, masyado siyang narrow. So siguro tricycle, medyo hirap pa din ipasok. Tingin ko eh, baka hindi din. Siguro e-bike, yun, pasok ang e-bike dyan. So ito yung sasabi ko na pwede nyo lagyan dyan ng extension harang. So para yung kamarites mo eh, hindi kayo magpangita araw-araw. Baka makahagisan mo kasi ng ano ng plato. So yun bali, hanap naman tayo ng bitina. So yun na lang yung huli nating model house na meron dito sa Priya Calamba. Dito sa part na ito, puro bitina. Hanap ulit tayo ng bitina niya bukas at walang tao. So yun, bali nandito na tayo halos na sa kanina. Pero ito yung pinakaunang parang strip. O di, pangalawa na pala to. Yun pa yung sa unahan. So yan, mapapansin nyo, talagang yung kasya dyan yung sakyan. Pero kalahati yan, hati yung dalawa dyan. Pero ito yung maganda dito sa bitina. Kasi kung mapapansin nyo, kasya-kasya na magpasok kayo dyan ng sasakyan. Ayan dyan sa ano siya. Kasi para siyang naka, di ba? Parang naka ano siya. Nakatulak. Ayan, pwede nyo siya dyan ilagay sa sakyan nyo. Shoot na shoot yan dyan. Tapos yung siguro yung put nyo sa sakyan nyo hindi masyadong lalabas dyan sa bahay nyo. Tingnan natin. Ito yung maganda dito sa bitay nyo. Yung window nyo. Tingnan natin. Paano kaya isara to? Kasi yung lock nito? Hindi ko alam. Pero ganda eh. Iba yung style niya. So dito, ayun. So yun lang, siguro medyo nag-suffer yung size niya. Kasi yun yung gawa na medyo naka, ano to eh. Parang nakapapasok yung content. Para siyang may terrace ka agad, tsaka carpool o yung parking lot ng sakyan mo. Hindi, para hindi mo siya laging nilalagay dun sa may gilid ng korsada. Pangit din kasi. So
Ito yung CR. Yung CR nila, lupit. Yung laki. Oo. Parang kalahati nito yung San Gili. Laki. So ito, hindi pa tapos yung breaker. So yun, tingnan natin dito sa labas. Ito naman, magkatabi na. Last time. Last time, magkatali ko lang kayo na ni Marites mo na ano, mag-click. Ngayon, magkatabi na talaga kayo. Pinagtabi na talaga kayo. Grabe. Joke lang. Sa example, yung sa Marites dito. Sabi, tulungan mo naman ako. Oh. Ito, oh, bigay ko sa iyo yung hugasin. Ikaw na maghugas. Ginagawa mo! Grabe yun ah. Hindi, pero kakaiba din kasi mas mataas yung sa kabila. Oh. Iba dapat pantay lang siya. Ito ka sa kabila. Ah, ganun din. Hindi yung pantay. Hindi ko lang bakit ganun yun. Ito na, pasok tayo. Tingnan natin yung sa second floor. So, iba din yung style yung sa Hagtano versus yung sa Angeli kanina. Kasi hindi. Yung Marites mode din eh. Parang yan oh. Good morning! Pag nakita mo. Gulat niya. Joke lang. So yun yung socket. Tapos ito. Ito yung medyo gusto ko dito sa bitina. Ganda nung ano na kasi window sa taas. Sliding window. Kasi ito buksan. Yun. Ganda niya eh. Kasi kumbaga, pagkabukas mo yan, para kang may terrace na kaagad. Kesa dun sa Angeli na binigyan ka nga ng parang terrace, pero ang sikip-sikip. Kung pala plant box lang talaga siya. Ang dami na talaga nagawa din dito. Tsaka pansin nyo nga pala, is itong bitino na to is duplex. So, dito kasi wala siya nung single firewall na bitina. Dito sa Bria Homes, Calamba. Ito napansin ko, best, parang mga 6 inches na nga tayong taba nito. Sa iba kasi, mapapansin mo, lagi silang may beam sa mga bahay. So, yung pinaka parang pundasyon. So, ito wala eh. So, careful na lang. Dahil isa pa pala ito sa napansin ko sa ibang mga nakatayo ang bahay is ito. Ito dito sa isang street na ito, mapapansin nyo. Pantay yung bahay, tsaka yung sa road lang. Ito, taas oh. So maganda rin yung ganyang kataas. Pwede kayo magiging yung maliliit na hagdan. So, nandito na pala tayo ulit sa main road yung kanina. Bali, tinahanan ko yung sinasabi ko sa inyo na abnormal yung size. Ako yung iba yung size niya sa standard na binibenta ng Angeli. So alam natin na yung standard na Angeli is 54 square meter ang lot. Tapos 42 yung floor area. So dyan nila nilalagay nga pala yung septic tank. So ito yung sasabi sa inyo. So kung meron kayong sasakyan, SUV man yan or kahit truck. So kasya siya din yan eh. Ang tingin ko yung size din nito is 84 square meter yung lot area. So yan dyan sa part na yan. Mga bahay dyan is abnormal yung size. So ito pa yung medyo maganda mapapansin nyo. So yung pader na yan, yun yung pinaka-pader nila. Pero pag nagpatayo kayo is hindi nyo siya pwedeng gamitin na pader nyo ah. Kailangan gawa din kayo na sarili yung padar. Kasi yan, yung maskip na yan, sa inyo din yan. So, ibang ko kung ano ilalagay natin dyan. So, kalimita mga kung ano ng kalat. Then, yung size ng bahay, lahat similar lang. Pinagkaiba lang talaga is yung lot area. Wow, bago pa.
Yan, kung gusto niyo pa-extend, so pwede niyo siyang gawing kitchen. Tapos, ito yung mga napansin ko dito ba na ang gaganda. Oh, grabe, ito naman yung corner lot na Angeli. Angeli SF. Talagang extended na extended yung pagkakagawa. Pati yung gate. Oh, ganda. Nasa corner lot kasi siya. Yun, itery siya doon. Tapos, yung extension niya doon. Makakunit. Yun yung pinaka-gate. Gate ng bahay. Dito ang asa na to. Napakadami lang talaga ng asa dito. So, isa pa to sa nakita ko din maganda itong katabi ko. Kita niyo yung gate, oh. Grabe, laki. Kakaiba yung gate niya. Ito yung nag-umpisa na rin siya mag-extend ng bahay. Laki ng lote din ito, pihado. So, yun, nagutom muna ako. Makabili mo na ng burger tsaka french fries. May uwi sa bahay. Pagod, umala. So, may mga tindahan naman din dito. So yun, nakabalik na ako sa bahay namin. Nakapark muna ako dito. May isa pa pala ako papakita sa inyo. So, diba sa extension yung mga abnormal yung size. So itong amin kasi is 84 square meter. Pero sayang kasi nung mahanap kami ng broker ko, nag-open yung isa dito, napakalaki. 106 square meter. Kaya hindi kinaya na ng budget ko kasi napakalaki talaga ng monthly niya. So ito, ito yung pinakakatabi ng bahay ko. Tingnan nyo, oh. Halos pwede na siya magtayo ng isa pang bahay, eh. Sa laki, or mahilig siya sa sakyan. Halos apat sakyan, kasha dyan. Pakalawak. Kaya lang hindi pa nga lang sila nagpapagawa. So yun, pagod. Makakain na muna. So yun, mga Cabrilla, salamat nga pala. Bali, kwento ko lang sa inyo yung kung paano ko nakuha yung bahay ko dito sa Brea Homes. So bago ang lahat, nagpapasalamat muna ako sa broker ko na si JM Austria. Kasi nung time kasi na naghahanap ako ng bahay dito sa Calamba, so naisip ko dito sa Brea Homes, which is malapit lang. Medyo sa ulo ko na rin kasi yung mga daan dito sa Calamba tsaka yung kumbaga yung pinakabuong city. Tapos no, nung time na nakausap ko siya, sabi ko, ang gusto ko talagang bilhin dito is yung Angeli Singer Firewall. Pero nung time na yon is talagang nagkakaubusan na ng mga Angeli Singer Firewall, lalo na yung mga corner lot, talaga nabili ka agad. Sabi ko sa kanya, saan pa kaya may available? Gusto, nung pinakita niya sa akin yung mapa, yung nakita natin kanina, di ba? Bakante yung nandun sa pinakagilid. Sabi ko, bakit yun hindi pa naka-open? So, parang nangyayari, exclusive ata yung partner yun. Hindi ko alam kung bakit nakasarangado yun. So, nung time na yun, talagang kinukulit ko siya. Sabi ko, ay, ayoko nung iba eh. Gusto ko talaga, Angeli Singer Firewall. Kung makikita ka, sabihan mo agad ako. So, yun, hindi niya ako binigo nung time na biglang nag-open, chinat niya ako agad. Sabi niya, tingnan mo to, may anim na halera doon sa mapa na biglang nag-open. So sabi ko, sige, patingin ako kung itsura or yung details. Pinakita niya, yun nga, yung medyo abnormal yung lote niya, yung size, yung lot area is 84. Tapos doon, sunod-sunod yung 84. Tapos yung katabi ko doon, yun yung 106 square meter. So, gusto ko talaga sana yun, yung isang yun. Kasi ang laki nga talaga ng space niya. Kaya lang, hindi pa kaya ng budget ko nung time na yun. Masyado pa siyang mahal. So, sabi ko, sige, ito na lang katabi. Malapit-lapit naman din doon sa, gusto ko din kasi doon is yun nga sa main road kasi sa banda. Tapos noon, na-accept ko agad yung offer, nakapirma na agad ako. Then almost, umaga 3 hours lang natin nagal kasi 9 siya nag-chat noon eh. Tapos pumunta ako noon sa Brea mga last G's. Pumirma na ako agad ng kontrata, tsaka bayad na ako reservation fee. Tapos noon, nung pagdating ng 12, tinanong ko ulit siya kasi parang nagdadalong isip lang ako. Kasi, pero sabi niya, pwede pa naman daw bubiin yung reservation pick ko or yung kumbaga yung pick ko na lote kung if ever kasi within the day naman eh parang ganun.
Kaya lang, pagtanong ko nga sa kanya ulit ng mga 12:30 ata na yan, o almost ganun. Aba, wala na agad. So yung isang yung halera na anim na yan, tinanong ko sa kanya kung talaga nabili lahat. Nabili daw talaga kaagad lahat within 3 hours lang. So ganun lang siya kabilis. Kumbaga active din talaga yung mga broker na magkakaroon ng opening is sinasabihin agad nila yung mga customer nila na nakausap. So yun, papasalamat ako doon na nakuha ko agad yun yung pinaka-pwesto na yun. So gandang-ganda ako doon. Tapos noon, yun, after na nakalipat na kami dito, so almost mag-1 year pa lang kami. Pero hindi, matagal pa pala bago mag-1 year. Sa March pa. So yun lang mga kahabista, kabriya. Salamat sa panonood. So huwag niyong kalimutan niya pala mag-subscribe, mag-like, tsaka mag-comment na rin kayo kung anong gusto niyo pa nating tingnan. So yun lang, maraming salamat.